Julius Babao Unplugged. Julius Babao. Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babao Unplugged. Isa na namang OG collector ang ating mga kausap sa ating collectors. Dadalhin niya tayo sa kanyang bahay para ipakita ang kanyang mga favorite sneakers. Narito na ang ating guest, Dr. Eric Roland D. Doc, good afternoon. Hello, good day. Good afternoon. Good afternoon po. Doc, thank you. Thank you for joining us sa ating collector's trip. Apo, thank you rin po. Welcome. Anytime. Isa ka sa mga OG collectors na mga sneakers. You're also a doctor. You're a pulmonologist. So, alam naman natin ngayong panahon na to, may COVID-19 tayo. Frontliner ka ba, Doc? Opo, sa ano, dito sa Dagupan, sir. Sa nag-work ako sa government hospital sa Region 1 Medical Center. Yung mga frontliner, talagang tinuturing dami kayo mga heroes o mga bayani. Kaya you deserve to be happy, you deserve to relax. At ito mga sneakers, ito ba nakakapagpa-relax sa iyo, Doc? Ah, yes. Oo, definitely. Definitely. Apple of my eyes. Other than my wife, ha? Kailan mo na itong sneaker collecting natin, Doc? O high school pa ako, mga 1992 pa. So, pero majority of mga collections ko nun is for basketball purposes lang. So, wala naman talaga magandang ano nun eh, sneakers nun eh. Ang hilig ko lang namin nun is the original na Mighty Kid. Mighty Kid, Grossby, KP, patrimonyo yan eh, futura. Kaya, siyempre, iba yung lagay nun. Wala pa kami hilig sa mga Nike, Converse. Dalang nung dumating na nga yung Converse na cons, sila Magic Johnson, Larry Bird, yun ang pinaka gusto ko na ano. Nagkaroon rin ako before, dalang sobrang tagal na, 80s pa yun, nasira na rin. Tapos after that, yun na, si Jordan na. Yung ano. Kaya lang hindi ako maka-Jordan before. Magic Johnson sa kasi yung Lakers ako ever since eh. Kaya, pero nagustuhan to si Jordan dahil GOAT eh. The GOAT ang tawag nga natin sa kanya, di ba? So, pero hindi ko naman mapattern yung basketball game ko kay Jordan. I can't be like Mike. Kumuha ako ng player na ipapattern ko dun sa laro ko sa basketball. So, nung lumabas, nung na-draft na si Shaquille O'Neal from LSU, yun na. Yun parang ang laki naman itong taong to, pero ang bilis, ang yung parang unstoppable siya sa ring. So, doon ako na-hook ngayon kay Shaquille. So, pero ganun pa rin. Jordan Shaquille pa rin ako noon, ever since. So, halos lahat ba ng mga sneakers ni Shaq, meron ka? Nung una, na-collect ako yun, up to Shaq 4 eh. Yung Shaq 4, yung ano niya, yung pump niya, yung meron ng aerosol sa gilid na kinakabit yun eh. So, parang black-white yun. Kaya lang, syempre, laro ng basketball. Saka, ano eh, pagbata ka, hindi mo naman alam natataas yung value nitong mga to. So, parang pangharabas din siya. And everything, hindi mo naaalagaan. Tapos, meron pa yung lumabas na Kobe na Adidas. Ganda rin yun. Medyo, hindi tayo westernized pa nun eh. Medyo basa, panlaro lang and everything. Hindi na natin pinapansin kung masira siya kasi dati ang daling bumili. Malabi na yung mga prices ngayon, di ba? Sa mga resellers. Hindi katulad doon, magbibili mo lang sa mga shoe stores. Pero siyempre, kailangan natin mabuhay, di ba? Tayo, as being a person, kailangan magtrabaho. So, kung yun ang maganda, swerte nga sila kung yung passion nila, pagbebenta na sneakers, tapos for the love of sneakers, bakit hindi? Swerte mo, kasi masaya, kumikita ka na, masaya ka pa. Right, yes, now, sir. Doc, gano'ng karami ang sneakers mo sa collection mo? Sneakers alone, huling count ko mga 520, 521. Wow! Meron yung ibang, ano pa, unlaced last. Papakita ko sa inyo yung mga unlaced na hindi ko pa ginagamit. Parang takot kasi akong gamitin. Sayang. Bakit? Pero yung iba, nagagamit ko. Parang kasi ano eh, sobrang dami nila. Tapos nagkakaiba-iba sila ng position na dito sa kwarto, sa bahay. Nakakalimutan ko na. So minsan pag nag-aayos yung wife ko, sasabihin niya, ayusin mo nga tong part na to. Ano na, kasi naalikabukan na and everything.
Tapos makikita ko na, ay, meron pala ako nito. Hindi ko na ano. Kasi mostly, pag nag-iibang bansa ako, doon ako nakakabili ng ano eh. Lalo kung baka US, Hong Kong, Japan. Yun yung ano eh. Medyo reasonable price. Saka yung mga hard to find na gusto ko, nakahanap ko doon. Actually, sir, hindi ako more of the value eh. More of kung ano yung eye candy. Kumbaga parang, ay, maganda to ah. Gusto ko to. Babagay ko sa susutin ko. And everything. Kung magagamit ko ba siya everyday. So, nandun ako eh. So, pinapattern ko rin siya sa na kung ano yung mga clothes ko sa wardrobe. Yun lang. Pero yung sa collab, I'm not more into the collaborations like ano. Yes. Medyo ano ko eh, old soul pa rin ako sa sneaker collection. Oh. Pero kompleto pa yung parang Jordan, di ba? Oh, yes. Pero kinumpleto ko lang po is Jordan 1 to 14, yung sinuot niya nung ano niya, glory days niya. Oh. Meron akong iba, may Jordan 20 ako, tapos may Jordan 32 ako, yung pinanlalaro ko siya. Kasi masarap siya sa paa eh, yung mga yun. Eh, alam naman natin, yung Jordan 1 to 14, talagang masakit sa paa yun. Oh. Hindi siya pang laro talaga. Other than ano, pang-forma Jordan, lang talaga. Oh, pang-forma. Pero ang masarap na nagulat ako, na masarap na panlaro is Jordan 10, saka Jordan 9, saka Jordan 11. Yun yung mga 9, 10, 11. Yun yung mga talagang, hindi rin itong pang-forma. Yung ano. Kaya lang, siyempre, hindi ko panlalaro yung 11s ko, di ba? Nakapanginan yun, di ba? Hindi ko. Yung 9 saka 10, panlalaro ko. Pero yung Jordan 11, de. Wag. So, meron ka nung lahat ng Jordan 1s, yung Royal Blue, yung Chicago, Black Toe. Yung, of course, ang yung meron lang ako nung Band, yeah. Band. So, yung ano ko kasi, Chicago ko, nasa pagawaan. Nasa hospital, nasa ICU pa yung band, Chicago. Last pack na ba? Oo. Kailangan na niya mga ICU, sir. Gamit na gamit. Meron, yung mga luma, meron ako yung Chicago ones, the breads. Actually, dalawa to. Yung isa nandun. Ito lang din nabas ko. Hindi ko masyadong sinusuot yung isa eh. Then, UNC. Maganda rin story ang itong UNC na to. Yung Black Toe. Kaya lang Black Toe, nabenta ko na siya. Eh. Hindi ko masyadong trip kasi yung Black Toe. Eh. Alam ko yun yung mga original na colorways na meron ako. Plus yung ano, yung Shadow. Shadow 1, saka yung Black and White. Nakalimutan ko yung tawag sa Black and White. Eh. Pero yun yung mga original na colorways na nung lumabas siya, ulit, kumuha na ako. Tapos pero yung mga ones kasi ano eh nakakahinayang pag nag-trees. Kawawa sila eh. Parang masakit din sa loob ko pag nagkaka-crease sila or nandi ano sila nadudumihan. So meron ka mga sneakers dyan sa harap mo, Doc, and I understand ito yung mga sneakers na naging special sa iyo. Pwede ba nating isa-isahin, explain mo sa amin kung bakit sila naging special sa buhay mo? Oo. Ito una yung Shaq 1. Na kasi ano ko eh, gusto ko talaga si Shaq ever since idol ko siya. Kaya lang wala akong mahanap ng blue and black na colorway, white black. So eto, nakita ko to sa alam ko Hong Kong ko na dito eh. So parang LA colorway niya, pero reissue na kasi to. Tapos eto, this one, eto gusto ko to ever since kasi bata ako lumabas to eh. Air Force Air Alpha Force pa wala to. So, ito yung mga uso nun, yung mga Alpha Flight System, Alpha Force. So, ano to, mga matagal na kuto. Kaya, pero reissue na yan, bale. Alam ko siya, reissue na to. Oo. Nabili ko to sa ano eh, sa Nike Park ata. Sa ano. Tapos, ito, binili ko lang siya, ayoko si LeBron before. So, binili ko lang siya dahil doon sa colorway niya kasi Joker na colorway eh. So, gusto ko si Joker kaya binili ko lang siya. Tapos, syempre, ito. Naninilaw yan! Na Concord! Yung mga Concord. So, yung isa, yung low, ano siya, nasa ICU din, kasabay ng Chicago.
Pinalinis ko na rin siya. Tapos, eto, eto yung paborito ko siya. Nasuotin yes, kasi maganda. Kala nag-crease na nga siya. Yeah. So, mga anong year yan? Siya. Ano, anong year yan? Kasi iba-ibang, di ba? Reissue na ng preps yan eh. Oo eh. Teka, hindi ko, eto yung box niya, kaya lang, hindi ko alam eh. Actually, nabili ko lang to sa kaibigan ko, mura lang to eh. Gano? Nabili ko to, 4K lang eh. Wow! Pero hindi siya laspag. Ako nang lumaspag sa kanya. Pero yung nabili kong ganito, na isa pa, yun yung nakatago. So parang ito yung second hand na ano, ito yung medyo, ito yung linabas ko. Hindi ko rin makita yung isa. Nahihirapan ako maghanap na siya. So, ito yung nag-iisang SB dunk, ay dunk ko. Anong tawag dyan? Heineken. Heineken? Heineken na, nakuha ko lang to sa ano, sa outlet. Oo. Tapos kahit na hindi ako nag-SB, sabi ko, okay, may Heineken. Kaya lang, hindi siya yung low. Oo. Mas mahal ata yung low eh. Pero ito yung mid data ko. So parang ito mura lang to, nasa 2 plus lang ata to, 2 lang ata sa outlet ko na 2,000 pesos? Oh, mga ganun. Chamba-chamba lang siya. Meron pa kasi ito, yung first na NMD ko, yung try ko. So, ito yung favorite na colorway ko ni Air Max. Air Max 90. Ito masarap sa paato eh. Air Max 90. Ito, malamang di nila alam to. So, ito yung Adidas Bounce. Matagal na to. So, 1996 ata to linabas. Tapos yung first na Yeezy ko. Ito, nabili ko sa Flight Club to sa New York. Grabe Yeezy mo. Tapos, ano po? Grabe, ang Yeezy mo. Ang Yeezy ko, siguro mga 30, mga ganun. Dami. Puro 350s siya eh. 350s sa 700, dalawa yung mauwi saka yung Wave Runner. Tapos may isa akong Salt. Ay, dalawa pala. Ay, yung 500. Dalawang 500. Puro 350 na lahat eh. Pero yung version 2. Ano sa mga Yeezys ang ano? Ano sa mga Yeezys ang pinagusto mo? Anong klaseng model? Ito. Itong Zebra. Kasi kasama ko yung wife ko nung binili ko to eh. Yeah, 350. Ito yung pinaka-favorito ko. Kasi may memory siya with my wife. Kaya favorito ko siya. Ang wife ko ba, mahilig din sa mga sneakers? Hindi. Ano siya? Bags ang hilig niya. typical, siyempre. Kanya-kanyang ano yun. Mas mahal yun. Meron din kung siya. Kung bags ang hilig niya, mas mahal yun kesa sa'yo. Yes. Mas mahal. Ito, special din sa akin to. Kasi ito yung binigay ng wife ko sa akin. Air Jordan 11 to. Oh, wow. Yung Space Jam. Release ng Space Jam. Asan? Asan natin? Yung, dito sa dito. Yan box natin. Ano siya? Ito yung may 45 sa likod. Space 45 jumps. Sa likod. Tapos yung Jumpman niya is blue. No? Blue yung Blue. Blue. Tapos all black yung uppers, yung midsole niya upper, is white. So, tapos the usual, parang Concords na ilalim. Space Jam. Nagagamit mo ba yan? Ito. Nagagamit mo sa labas? Hindi ko masyadong ginagamit kasi bigay ng asawa ko ito. Ayoko masira. Siguro mga nagamit ko mga twice lang. Yun lang. Tapos, ito. Wow. Ano naman yan? UNC 11s. Parang, ayaw ko, UNC 11s ata ito. Parang ka-colorway ng UNC eh. Ano to eh, yung 2-pack. Ito siya, 2-packs. Pero yung isa, wala na eh. Tinanong ko na, binenta ko yun. Yung basketball lang kasi. Kailan ka nagbebenta ng sneakers? Pag ayoko siya, tapos hindi ko siya, bihira ako magbenta eh. Kahit na yung mga sneakers na kumbaga parang wala namang value. Hindi ko rin ano siya eh. Hindi ako nagpa-part sa kanila. Parang ayoko kasi na ano ko siya eh. Yung
paano ba yun? For that, yung thrill na mahanap mo siya, yung memories na, ay, ako, nahirapan ako maghanap nito, ito, swerte ako dito, nakuha ko na mura to, kahit na mahirap hanapin. So, ano siya, bawat shoe na binili ko, merong memory siya na para sa akin. So, mahirap magpakawala din. Oh, ito, so, very, ano ka kasi, pala, ha? Very sentimental ka pa ng tao, ha? Oh, so, pero sa ganito lang, sa ganito. Kasi ito talaga yung gusto ko talaga siya. Kumbaga parang masaya ako pag nakikita ko sila, 'di ba? Every person naman na ano na meron silang mga bagay na kinikip for themselves na makikita nila masaya sila. So, ganun ako for sneakers din. Anong sneakers kaya yung hindi mo ano papakawalan na Doc among sa collection mo? Yung talagang yung kahit na 500 plus pa yung mga sneakers niya, may isa talaga na nag-stand out at masyadong malapit sa ano sa puso ito. Mo. Yan ang pinaka-paborito kong Jordan. J4. Oo. Jordan 4. Last na nagkaroon ako high school pa. Hindi ako nakakuha ng reissue kasi yung selling price nito sa New York sobrang taas. So parang ang alam ko kasi ang Jordan 4 magre-reissue ulit. So ito nakuha ko siya last year. December ata lumabas to eh. So parang nung lumabas to, talagang inabangan ko siya. Swerte naman, pag malalaking size, medyo ano siya, medyo may madaling kunin. So ito talagang pinaka-paborito kong Jordan na design and ano. Kumbaga parang mas gusto ko pa siya sa 11s eh. Bakit yan? Itong particular na colorway lang. Bakit kasi yan? Ito yung meron akong ano eh. Unang Jordan na meron ako noon eh. Nung bata ako eh. Oo. Kaya siya yung paborito ko. Kaya for how long? So many years. Ngayon lang ako nagkaroon ulit ng ito. Itong Jordan 4. Oh. Pero yung Jordan 4 ang pinakamarami kong Jordan sa collections other than the 11s. Oo. Medyo iba na siya. Iba na yung design niya ngayon. Medyo kumapal na siya eh. Actually, yung unang J4, yung dito, medyo manipis siya eh. Saka yung itong yan, hindi ko alam kung tawag dito eh. Medyo mas manipis siya. Tapos yung air sole niya, manipis lang. Ito makapal na to eh. Tapos iba na nila. Iba na yung ano, iba na rin yung leather. At yung loob niya mas malambot kumpara dun sa itong bago. Itong bago mas malambot. Yung una kasi medyo matigas pa yun eh. So parang hindi siya ma-foam eh. Tapos yung una, itong tang medyo mababa. Ito kasi mataas na siya. So medyo mas mababa siya. Konti lang mga yun siguro. Magkano po dyan? Ito, meron na siya. Ano to? SRP eh. Parang 9 something sa Titan. Oo, nagano lang. Chamba-chamba lang talaga. Nakakatuwa ka naman. Siguro. Ano kay? Parang iba rin yung pananaw mo sa mga sneakers. Marami tayo kasi mga nakakausap. Doc, na pagtanong mo sila kung ano yung pinaka-special sa kanilang sneakers, it's more of yun sa value, no? Saka yung sa value. Sa klase ng sneakers na naging hype, no? Yung kung sino yung kakolab nito, sino nag-design nito, malaking factor yun para sa iba eh. Pero sa'yo, wala kang pakialam kung ano ibang sneakers na to nag-hype or hindi. Ang importante sa'yo is very important sa'yo because naging bahagi ito ng kabataan mo. Ng life, yes. Kaya ako, kaya rin, pati yung mga laruan ko before, ganun din eh. Kung ano meron ako before, binibili ko rin para magkaro. Pero never so, yun ka na-tempt sa ganun? Doc, hindi ka na-tempt dun sa mga kunyari, may mga off-white na nalabas, di ba? Hype na hype, pinag-aagawan to. O kaya may ilalabas na naman si Kanye West ng mga sneakers o si Travis Scott. Yes. Hindi ka ba nadadala sa gano'n? Sa edad ko na rin, hindi ako masyadong yung although maganda, kumbaga parang nagaganda sa Supreme, yan maganda yung Supreme kasi simple lang eh. Di ba? Pero pag nakita mo, statement talaga siya. Saka yung background ng Supreme, mabibilib ka rin sa background ng Supreme kung aalamin mo siya. So from low siya, tapos biglang naging global na
sobrang ano ng Supreme, no? Tapos yung Off-White, medyo kasi radical na sila. Kaya nga sabi ko, medyo old soul ako eh. Kung ano yung, kumbaga parang yung Jordan ko, like Jordan 1 to 14 lang ako. Kasi yun yung mga glory days si Jordan. So for 14 years yun, dire-direcho, na dun siya naging talagang best basketball player, no? So after the 14, nung umalis ng Chicago, so medyo natabangan na rin ako sa kanya. So talagang 14 lang, lalo na yung last shot, di ba? Blue game, last shot. Yung Carmine's na 6, yung J5 na unang championship niya, yung Pirates yung J5. So yun yung mga meron ako. Pero nandito siya sa likod eh. Mahirap. Mahirap magbubuntal dito. Nakatambak na dyan. So isa ka rin sa mga isa ka rin sa mga sumubaybay dun sa The Last Dance ni Michael Jordan. Iba yun. Talagang napupuyat din ako doon. Parang it brings back it brought back a lot memories for us. Kasi halos nakasabay tayo sa generation natin na nakasabay natin si Michael Jordan eh. Habang lumalaki tayo, idol natin yan. Yes. Pero yung mga bagong generation, ang alam lang nila is Michael Jordan as Michael Jordan na sapatos, di ba? Greatest of Pero all time. Pero yung player mismo, hindi sila masyadong aware dun sa history. Hindi nila kilala. Pero dun sa Last Dance, ngayon appreciate na ng mga sneaker collectors kung gaano kahalaga talaga si Michael Jordan Michael Jordan, ng basketball. Yes. Diba? Sa kung gaano siya kagaling. Magaling talaga siya. Kagaling. Ito, wala na siyang box eh. Ano tawag dito? Yung Bugs Bunny 8. Bugs Bunny 8. Nawala na yung box niya. So, ito yung card. Ay, ganda. Bugs Bunny 8. Luma na rin. Hindi ko pa nasusuto actually. Nike ba yan? Jordan. Jordan yan? 8. Jordan 8. Jordan 8. Bugs Bunny. Bugs Bunny, yeah. Ito yung card niya, yung Jordan. Tapos sa likod yung mga... Ito, yung hindi ko pa binubuksan. Ito yung isa sa mga Chamba moments din. Chamba moment. Yeah. Wow! UNC 1. UNC! Bago-bago! Naamoy ko wala pa. Naamoy ko pa ang leather. Ano na to? Siguro nakuha ko to 2007 or 8 pa. Tagal na. Oo. Buti okay pa siya. Kaya, hindi pa naapektuhan yung soul niya. Galing, no? Basta ang trick lang sa shoes na nakita ko, kailangan sila nasa cold area. Away from sunlight. So ito, when you say cold area, do you have to, do you have an aircon in your room na naka-open lang siya lagi to make sure na malamig? Hindi naman po. Ang sa akin lang, lahat ng shoes ko, meron siya ng desiccant. Yung silica gel. So yun yung medyo gagastusan mo. Tapos yung room, dapat medyo mataas yung ceiling, malamig. So basta lang siya. Hindi ang napansin ko, kaya sila nasisira. 'Di ba dati nagpapalaba tayo ng sapatos? Tapos binibilad sa araw. Nasampay. Yun. Patay sigurado sila doon. Yung iba nga nilalagay sa lalo na tong mga to. Di ba naalala ko yun? Nako, yung kawawa sila. Napasa tayo sa ulan o sa baha, ilalagay lang sa likod ng ref yung sneakers. Yes. Tapos kinakumagahan, tuyo na. Tuyo na. Yun nga yung mga medyo pagkakamali natin before. So ito, natsambahan ko lang to sa outlet. Na itong UNC na to. Nung pinakita sa outlet, akin, sabi na to, meron outlet siya. Nasa 4,000 plus lang. Naka 60 off siya. Parang 40 bili ko. Parang ganun. Ngayon, hindi ko alam kung magkano na presyo nito dahil napapanood ko sa mga... Siguro mga yan. Kung di ako nagkakamali, mga... Hindi naman siguro siya more than 20. Below 20. Mga ganun ang presyo. Pero mataas na rin. Mataas na rin para sa 4,000 mo nakuha. Saka, layo. Siya papakawalan eh. Diyan lang siya. So, how do you feel na itong mga Jordan 1s kompleto ka halos?
Tapos ngayon, pinagkagawa ng mga Jordan 1s kasi nag-hype na nga. How do you feel about that? Ako, ano naman siya eh. Parang hype siya ngayon. Next year, wala na siya eh. Kung ano lang naman ang madidictate ng ano, katulad nung Dunks. Hindi mo naman alam na mag-hype ang Dunks last year. Pero nag-hype ang Dunks. So, yes. Kumbaga parang panapanahon lang siya. Pero at least, ang akin naman, hindi siya yung, hindi na do-dominate ng Jordan yung market. Although dominated nila, pero may chance pa rin yung ibang, ano, yung ibang sneakers na sumikat din. So like, katulad, di ba, naglabas ang Yeezy, biglang nag-boom ang Yeezy, tapos balik na naman sa Jordan. Jordan 1, naglabas ang low, naglabas ang mid, tapos sumikat naman yung mga Dunks ngayon. So, sa akin, okay lang. Ano siya, para sa akin, fair game. Meron ka pa bang ano, sneaker stock na ano, na inaasam-asam mong bilhin one day? A dream sneakers perhaps? Sa akin, Jordans kasi wala na eh. Kumbaga parang lahat ng nagtatak na Jordans from 1 to 14, meron na ako eh. So Chicago ones, yung Breads, yung UNCs, Black Toe, nagkaroon na ako. Sa 2, yung Nightshade na Jordan 2, although wala kasi masyado nagko-collect ng Jordan 2 eh. Tapos Jordan 3, yung Infrared, tapos Reverse, Jordan 4, yung Fire Red, nakuha ko na siya sa wakas. Thank God. Jordan 5, meron na rin ako yung Fire Reds niya, saka yung Black na Jordan niya. 6, Carmines, Infrared. Actually, lahat ng icons na, ano, yun ang inuna ko. Kung ano yung masasabi mo na ito nag-make ng impact sa game ni Michael Jordan. Like the Force, yung Fire Red sa Cement Gray, saka yung Military Blue ba yun? Ay, hindi, the Breads. The Breads, yung tatlo yun, eh, di ba? So, yun, yung kinolekta muna yon. So, lahat na nag-impact sa game niya, yung ito yung sinuot niya nung nag-score siya ng ganito, ito yung tumalo nung tumalo, tinalo, sinuot niya, tinalo niya ang Boston Celtics, ito yung sinuot niya nung nag-championship siya ng second three-peat niya. So, ano, yun ang una kong hinanap. Actually, mahirap siya. Pero, yun nga, kasi maganda sa sneaker community, ang dami mo magiging kaibigan eh. So, parang pag nakilala ka na, so, hindi ka na nila, ano, una, medyo mataas, tapos, importante kasi, hindi ka flaker. So, pag flaker ka, wala, sira na yung pangalan mo sa community. Diba? So, yes. Kung may, dapat may, ano ka, isang salita ka na pagkukunin mo, kunin mo talaga. No, kasi, hindi rin mahirap talaga mag, ano, yung, actually, yung trabaho nyo, hindi mahirap. Marami yung kaibigan na nag-resell din. So, pero lahat to, iba-iba pinanggalingan nila eh. So, karamihan Pilipinas, yung iba UK, iba US, meron pang Dubai. So, kung sino-sino yung mga nakakakilala ko, so kung meron sila, sabi na, Doc, may pair ako na ganito, pasok sa budget. Sabi, oh, sige, sige, ipakita mo sa akin. So, kung nagustuhan ko, ano. So, yung iba, usually Yeezy na yung binibenta kasi alam nilang sa Jordans, ano na ako eh. Tapos na ako dun sa ano eh. Yung nga yung final na shoe ko yung Pirates talaga. Na ano na lang. Meron ka bang ano, budget doc when it comes to buying? Like a price ceiling na hanggang dito ka lang, hindi ka lang tapos na ganitong presyo? Depende. Depende. Kumbaga parang meron kang budget for a certain shoe na kunyari ito bibiling ko lang para dumagdag lang sa collection ko. Pero like kanulad nung itong mga 11s to mahirap to hanapin before. Pero mura pa rin siya. No? Kaya medyo magse-set ka talaga ng ano, ng actually hindi ko na naisip eh. Basta mag-iipon ako, then na pag naipon ko yung money to buy the shoe, bibilin ko na siya. Pero sasabihin ko na sa magbibenta, hold mo lang. Hold mo muna ng mahal na, no? Ano yung pinakamahal na nagastos mo sa sneakers? siguro. Actually, meron akong time na nagpunta kami ng ano eh, Japan ng wife ko eh. Parang ano, 12 pairs ata inuwi ko noon eh. So, di ko na alam eh. Basta ano na lang eh. Kasi ano eh, nakasilang ano noon eh, Parel eh.
yung human-made na NMD. Yes. So parang gusto ko rin siya. Eh yung Chinese na nakalimutan yung style yun eh. Basta apat na kulay yon na naka-sale sa Adidas na store sa Osaka. So parang ang isang pair noon ano eh lumalabas lang mga nasa 75 parang ganun. Mm-hmm. Eh ang SRP no parang nasa 13, di ba? So yun binili ko yung apat tapos yung iba ano kasi eh, kasama doon, bumili kayo ng mga... Bumili kayo also sa Gucci eh. So, yung kasama. Malamang, yun ang nagpamahal. luxury. Hindi ka ba na, ano, hindi ka ba na attempt na ito. Bumili ng Jordan Dior? Ay, hindi. Hindi ko kaya yun. Ano na yun eh. House and lot na yun eh. Pero over na yun sa budget. Eh, pero, what about kung, yung ano? What about yung... What about yung Jordan 4 Manila? Mahilig ka sa Jordan 4. Eh, diba ngayon, 120 pairs ang nilabas. Jordan 4 Manila, half a million, almost. Willing ka ba na gumastos sa ganun? Hindi ako... Actually, ah, sa akin lang, hindi talaga ako nagandaan sa kanya, yung Jordan 4 Manila. So, tapos, ano pa siya, parang gamusa type. Uh-huh. Sabi ko, mahirap alagaan to. Kumbaga, parang... kasi kasabay niya lalabas yung Fireds. Kasabay niya last year lumabas eh. So other than that, hindi talaga ako nagpumila pa para pumunta sa Jordan store. So parang sabi ko wala naman akong chance na makapasok talaga doon. So siguro kung mabibili mo lang ano, Doc, kung mabibili mo lang SRP, why not? Diba? Eh, why not? Historical yeah. yan eh. Diba? First Jordan yan na Manila. Pero siyempre, kung maabot na ng kalahating milyon, ngayon may pandemic, parang nakaka-consensya rin, di ba? Kahit may kaya nga. Mm-hmm. Yeah. Siguro, kung yung Dior, makukuha ko ng SRP, bakit hindi, di ba? So parang, kasi collab naman siya eh, So medyo ano. Yun nga lang, kasi kung magla-luxury brand, hindi rin ako maka-Christian Dior. So medyo... wala ring sinabi, tinanong rin sa akin ng wife ko yan. Sabi, kung ano kukuha ka dyan, parang hindi siya priority ko. Kasi nga hindi talaga ako mahilig sa mga hype na ano. Kumbaga pero parang hawak mo, sa akin, ito, ano yan? Gucci. Unang, okay. Ace ata ito eh. Yung ano, LGBT na style. Yung love. Ito Gucci. Love. Ilan ang Gucci mo? Mahal lang ito. Gucci. Siguro mga 20 rin. Oo. Dami rin. Gucci. Magaganda rin naman kasi mga Gucci. Sa totoo lang ha. Ang gaganda ng mga designs. Tigas sa paa. Maganda design pero itong ano yung ace nila tigas sa paa. Itong Gucci na itong ano masakot sa paa. Yung nabili ko to sa ano eh. Sa Australia. Na naka-sale ng Gucci. Kaya, kumuha na rin ako. Pero, hindi ako nagsisisi dito. Kahit medyo mahal lang Gucci. Hindi ako nagsisisi kasi sobrang sarap na sa paa. Yan. Kumbaga, parang nagulat ako dito. Medyo mabigat siya. Parang siyang ano, yung Balenciaga S. Parang dad sneakers yun. Parang daddy shoe. Dad sneakers to. Bulky. Pero portable ah. Ano, sobra siya. Parang mahahalit tulad ko siya sa ano, sa 4D. Adidas sa 4D. Pero malambot talaga siya. Kaya gamit na gamit din to eh. Pag ano, nag-iibang bansa. Advice ko sa kanila, number one is, whatever makes you happy, gawin mo siya. Pero syempre, you always have to ano, look out for your family also. Kumbaga parang may seset ng budget for this one, hindi ka pwede mag-exceed dito. So kung gusto mo talaga siya, mahal siya, pag-ipunan mo. Kasi wala naman hindi mo mabibili kung hindi mo pag-iipunan, di ba? So pero kung mahal mo siya, talagang ako kasi talagang lahat ng shoes ko will bring back memories sa akin. So malamang pag nagkaroon na ako ng tumanda na ako,
Nagkaroon ako ng Alzheimer's, so malamang wala na rin sila lahat. Wala na sa isip ko. Pero as long as di pa ako nagkaka-Alzheimer's, ano siya? Kumbaga, ito, naalala ko to, ganun. So parang medyo maging sentimental ka rin, saka alagaan mo na siya. Kasi hindi biro ang ano eh, hindi biro yung ginawa mo para makuha yung mga bagay na gusto mo. So sa akin naman, wala naman akong ano, kasi marami naman na nag-aano eh, bili kayo ng bilhin ng sapatos, isa lang isang pares lang pa ano. So marami namang araw na buhay ako eh. So masusuot ko siya. Diba? Kahit na sabihin mong meron ako 500 pairs ng sneakers, bakit? Hanggang 500 years lang ba ako mabubuhay? 500 days lang ba ako mabubuhay? Hindi naman, diba? So hopefully, tumagal ako. Diba? So masusuot mo siya. Saka iba yung ano eh, like katulad mo, diba? Yung sa inyo, lahat ng sneakerheads talagang, diba tabi yung ayate, for the love of the game. And and kung talagang mahal mo, dun ka masaya, why not? Basta wag lang natin napapabayaan yung mas mahal natin sa buhay, diba? Tama, tama. Saka huwag kang magiging addict, no? Yung bumababaon ka na sa utang, credit card, credit card. Hindi mo na mabayaran. Credit card. Pero kung... Yun. You have to kung set a budget. Kung ganyang ginagawa mo, Doc, na you're a little sentimental about sneakers, that's nice kasi pinaghirapan mo yan eh, di ba? Yung mga pinaghirapan mo, pinabibili mo ng isang bagay na ikaliligaya mo at ikatatanggal ng stress mo sa buhay. Lalo na kayo mga doctors, napaka-stressful na inyong buhay. Lalo na with the pandemic and all, I mean, you deserve to be happy. So kung yan na nagpapaligaya sa inyo, nagpapatanggal stress sa inyo mga katawan, then why not, no? We deserve yung mga bagay na ganito. Just as long as tama ka, hindi dapat malagay sa alanganin yung buhay ng pamilya mo. Yun. Yes. Yung nga, so, you only live once, diba? Thank you so much, Doc Eric. Okay, thank you po, sir. Thank you. Ingat ka lagi, ha? Okay. Ingat ka lagi sa trabaho ko. Okay, thank you po. Kayo rin po. Keep hustling, diba? Bye. Thanks. Yes. Thank you po. Thank you po. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.